Bossing, gusto ko magpaturo sa iyo in advance. Advance. Okay. So, ang ibig sabihin, may alam na siya sa basic, ano? Pag alam mo yung basic, so gusto mo na ng advance. Kwentuhan natin yung mga, kwento ko lang sa inyo mga bossing. Ang way kasi na paggawa ng ano biya as a hardware, no? Hindi po siya ano by category po kasi siya. So kung ang ibig sabihin mo ay gusto mo ng advance kasi alam mo na yung basic, pwede yun. Pwede naman, pwede tayo sa advance, ano? So ang tanong doon kung kaya mo ba ang advance o afford mo ba ang advance. Okay? Papaliwanag ko lang po. Sabi nga nila may kasabihan na always back to the basic. Kasi hindi naman ng ginagawa mo na araw-araw is advance. Okay? Ano ba ibig sabihin ng advance? Okay? Pag advance po kasi, terminong advance. Advance, ibig sabihin, skill, okay, yung skill mo, plus, i-plus natin yung fixture, okay? Let's say, advance nga yung natutunan mo pero wala ka namang fixture. Okay, wala kang proper tools na gamit. Okay. Hindi naman lahat kasi ma-afford yung ano eh. Afford ka agad yung mga gamit kasi mahal, ano. Mga mahal po yung ano mga tools. Siguro kulang mahigit kung kukumpletuhin mo talaga abot ng mga kalahating milyon. Yung mga tools na kailanganin natin. Dito pa lang sa scope, napaka-importante po niyan. Ano? So, kung papalagay na, kung ang tanong mo ay, gusto kong matuto ng magkumpuni ng NAND. Okay? So, ano ba yung NAND? Okay? O, hindi mo magagawa yung NAND kapag wala kang, palagay natin ito. Ano yan? Okay? Wala kang sakit ng 32 o 64 bit na sakit. So useless. Bubunutin mo lang tapos wala kang ano, di ba? Kasi kung sira yung NAND, eh paano man naman gagawin yung ano? Okay? So yun po ang ibig sabihin. Skill mo saka yung tools equal success po ang ano gagawin po natin, di ba? Kasi hindi po pwede, may skill ka, tapos wala po kayong gamit. Okay? Wala kang tools. Boss, pwede naman, bili mo na ako ng tools. Ganito po yun, mas maganda po kasi, no? Na, isabay mo yung dalawa. Kasi nga, gaya ng sinabi ko, na by category po kasi ang hardware, ano? By category. Let's say, kung gusto mong gagawa ng, let's say example, 6S, ano? Power IC. Tapos wala po kayong pamalit. So, anong gagawin natin yan kung walang pamalit? So, pero meron po tayong pwede mabunos sa iba. So, dun pa lang mahihirapan na tayo eh. Di ba? Okay. Kung paano paganahin yung bubunutin mo sa kabilang unit. Kasi katulad nito, ang power IC ng ano, silyado yan eh. Ito, nakasil. Ano? May mga espalto dun sa loob ng IC. Tapos yung IC na to, crystallized. Ano? Kung wala yung itim, para yung salamin. So, pwede naman hatir boss, pwede nga. Oo, pwede. Depende yan sa ano mo, sa timing, ano. Na paga pa na gawin, pwede hatir. Ano. Pero the best talaga yung may picture ka para 100% na yung binunot mo na IC dun sa kabila, na donor, na bull. O let's say, ano siya, Apple iCloud issue, yun ang kukunin mo para mabuhay yung ginagawa mo kasi may mga ano kasi customer na instant ano aantayin hindi makaantay ng matagal, so kailangan talaga na magawa agad yung unit. So yun po ang parang bubunot tayo.
Kung hot air po gagamitin mo, medyo risky siya. Kasi iipitin mo yan siya. Yung binunot mo, iipitin mo yan ng holder. Pag magkakamali ko dun sa pag-ipit mo, possibility na may mabasag yung IC. Kasi basag din nga siya, no? Crystallize. Okay? So, meron fixture po yan. So, kailangan meron po kayo tulad po nito. Ayan. Ito po yung maganda. Ito yung compatible dun sa gagawin mo. Dito mo nilalagay. Yung plancha ito ng IC. Pwede ito sa CPU. Pwede sa power IC. Yung mga silyado, dito kayo maglilinis. Ito po yung proper. Mas maganda po siya na 99% na yung binunot mo na IC na hindi mo masisira. Okay? So, balik tayo dun sa Advance. Boss, gusto ko talaga yung Advance. Gusto iPhone X. Okay. iPhone X. So, meron na po ba kayong separator? Katulad po nito. Ayan. Separator. Pakailangan po ng separator. Hindi po pwede ano. May nakikita tayo dun sa mga YouTube, ano? Sa YouTube na hot air lang ang gagamitin. Ito, kinukunan ng ano. Pero unsafe po siya. Unsafe, ano? Kasi may possibility na mapaputok mo yung ibang IC. Okay, so unsafe siya. So, kailangan talaga nito. So, kailangan bumili po nito. Okay, meron tayo 6,000. Okay? So, yun po ang ibig ko sabihin, mga boss. Kasi gusto ko talaga mag... Ano ka? Kasi may problema ako. Gusto ko talaga ng Advance. Yun nga, Advance. Bilang Advance. iPhone X, no? iPhone 8. Advance na yan. Kasi E11 na yan eh. Gusto ko matuto na CPU. Okay. Oo, CPU. So, let's say example. NAND. IC. iPhone X. So, kung wala po kayong tools, paano mo magagawa yung nangyari? Sira. Ano? Okay? So, kailangan natin ng writer. Ayan. Pang iPhone X. So, iPhone 11, no? Kailangan natin ng writer. Para ma-ano natin yung NAND, mapa-read natin ng NAND. Ng iPhone X, kunwari. Na, para malalaman natin kung working pa ba ang IC o hindi na. Dahil kung hindi na binabasa yan siya ng writer, hindi na po talaga working yan. Yun po yung, yun po ang ibig ko sabihin, fixture po mga busing. Kailangan po natin yun. Okay, halimbawa, kasi yun ang ano natin, advanced eh, advanced. CPU busing, okay. CPU. So, kailangan mo bumili ng proper tools. Okay? Kailangan mo bumili ng stencil na proper na hindi siya masisira. Pag-rebull pa lang, may iba nga dito na bumili ng preheater. Tapos pag-rebull, ang tigas. I-rebull ang iPhone X. Hindi naman. Hindi yan matigas. So, kailangan natin ng pang-rebull na proper na pang-rebull. Eto. Okay? Pang-rebull po. Kailangan natin ng matinong stencil. So, kung sa CPU naman, so, kailangan din natin ng tamang ano, na hindi kasi ang CPU kapag oras rework, palagi na lang natin 50% na ang success rate po dyan, ano? Pero kapag may CNC po tayo, yun po sinasabi lang, 99% na success rate gawa ng CPU ang ano, CPU, may donor board, lilipat na lang yung ano, bubutasin yung CPU dun sa kabila, yung donor board, tapos iangat mo na lang manual, kundi babalik na rin, hindi babakdurin mo yung CPU, ano? Dun sa kabila, para sip po, hindi siya naiinitan ang CPU. Ang last na ano na lang sa kanya, mainitan siya yung paglapag. So yun po, kailangan po natin ng ano, fixture. CPU, meron tayong pang CPU. Ayan. Pang CPU. Kailangan natin ng pang CPU. Ito kasi yung sip na pang reward, no? Yung hinahawak-hawak para sa akin, ayaw ko lang sa iba. Yung para sa akin, yung sa hawak, hindi mo siya ma-one shot, no? Pero kapag ito ang gagamitin mo, ayan. Kasi kailangan natin sa CPU, hindi po ano eh. Kailangan po natin ng medyo parang isang beses mo lang siya maano. Isang beses mo lang siya ma-reboot. Ayan. Hindi na ulit-ulitin kasi kapag na katulad ng mga E10, A11, katoto E12, E13, pag ma-damage mo yung ibang paa dyan, sa aksaya ka lang ng oras, hindi mo magagawa yan. Okay?
Pero na lang kung may skill ka talaga sa jumpers, ayun. Dati ka nagtatrabaho ng Meralco, ayun. Yun, mga magagawa mo. Pero pag lasog sa init yung CPU, ayun po. So, mangyayari, hindi po yan siya, ang success rate niya, yung 1% lang siguro. Okay? So, yun po mga boss. Kailangan po natin yung ano, fixture po. So, example, nagsimula pa kayo. Kasi, yun, katulad na sinabi ko ng by category, gawa ng, for example, nagsisimula ka sa iPhone 5S, 6, ano? 6 Plus. Doon ka muna, bumili ka muna ng tool. Sige boss, turuan mo ako magkabit ng NAND. Okay, turuan mo ako ang proper pagbunot ng Power IC, ang proper pagbunot ng CPU. Okay? Yun. Naituturo ko sa inyo. Pero yung gusto ko advance, advance, may gamit ka ba? Okay? Sige, bumili ka. Okay? So, yun po, number one, importante, yung tools na compatible dun sa ginagawa mo. Dahil yung tools, kung hindi compatible yung ginagawa mo, pati yung soldering iron mo, tag 150, so kailangan natin, kasi sa paggawa kasi ng Apple, medyo maselan siya, no? Pero kapag oras na ano mo, gaya ng sabi ng ibang mentor na way back Nokia time, parang ganun ang Apple ngayon, no? Kung yung simpleng trabaho noon sa Nokia nangyari po ngayon sa Apple. Okay? Pero kaso lang mas medyo may ano, kamahalan po yung mga proper tools natin ngayon. Example, ito soldering iron, kailangan mo ng dalawa tip. Kailangan mo nung malapad para sa wick, para pang linis. Kailangan mo ni din yung matulis para sa jumper, na magka-jumper ka para maganda yung pagkagawa. Okay? Ganun po mga boss. Fixture. Fixture. Yung importante po. Malalipat sa ano pa lang natin sa katulad ng mga X-series. Ang pag-reward pa lang po niyan. Kapag nakalapag, kapag inaano mo yan, mga 3 times attempt pa, 5 times attempt kapag manual. Pero kapag may sakto ka talagang ano, katulad nitong natulad nito, kapag rebull pa lang, okay, kapag rebull pa lang, yung isa, iba, mag-direct lang mo, ay matigas, matigas, matigas nga po talaga yan. So kailangan ng patient, no? Kailangan mong matyaga, kasi mas safe po ito gagamitin, kasi para siyang naka, ang matatamaan mo lang yung bula lang. So hindi, walang possibility na tatagos yung init doon sa ilalim. Kaya antayin mo lang na matunaw, matutunaw din yan. Ganun po yun. So pagkabit na naman, tulad ng heater, ang heater may mga prosesong, tamang proseso nito. Okay lang sa pagbunot, kaya paglambot, pagbunot, pagbiak mo, paglambot, angat na agad, pahinga na agad yung board para palamig, para hindi masyado malusaw yung ibang IC. Ang pagkabit, so kailangan po yun. Meron pong discarding po dun. So 3 minutes, may dapat may timer ka. Pagkabit, i-align mo muna. Pag medyo tansa na tang 0-0 na yung settings mo dun sa paglapag mo, click yung timer, click on. Yun. Pagdating ng 3 minutes, pahinga ka agad yung board. Iangat ka agad sa ano, sa heater para hindi ma malusaw yung ano, kasi medyo maselan po yung X-series. Ang dami kong abono yung inabot yan. Kaya ganun mga abot, kung gusto mo from basic wad bags, mayroon tayo, kaya po natin yan. Ang depende po kung kaya ba ng dibdib mo, kaya ba ng kagamitan mo, mayroon ka bang ano, ganun po yun. So ang skill po ng hardware o repair, skill, fixture plus fixture equal make money, okay, success plus equal success, skill plus fixture equal make money, okay. Si kapag wala sa sakto ang ano, wala sa sakto yung kagamitan, so minus
Yan, abono pa minsan. Sa halip na yung tinitira mo lang audio, ngayon namatay ang unit. Dahil yun, unproper, you know? Unsafe. Kahit sa mga construction, papasok ka ng mga construction, kapag hindi ka sumunod dun sa bylaws nila, hindi ka, kunwari, ang construction company gusto naman, ang required, ang ano nila, yung man, nakakalo dapat, naka-safety, no? Kapag unsafe ka, hindi mo sinusunod yung patakaran nila, mangyayari na madidisgrasya ka dyan sa construction site. Ganon din po dito. Okay? Kapag unproper, unsafe yung ginagawa mo, so mag-i-equal yan siya ng abuno. Sa halip na kumita ka, ikaw pa pagkakakitaan. Ganon lang po yung mga boss. So, ulitin natin. Kung kaya ko ba sa advance, kaya po natin ng advance. Magdepende po yan sa kagamitan po natin. Okay, sa mga tools. Safe ba yung tools mo? Or unsafe yung tools mo? Dahil kapag unsafe yung tools mo, hindi po mangyayari na makasaksis ka. Mas lalo mo lang masisira yung gadget. Ganun lang po mga boss.